Hello po, good morning. Panibagong vlogs po. Dito po ako ngayon sa waiting area ng East Avenue Medical Center. Dito sa Quezon City. Nanganak po kasi yung aking anak si Zion. Nahirap ko talaga pagka dalawang gabi na akong puyat. Kasi ako yung naghatid dito at ako na rin yung naging bantay. Pero usawa ng Diyos po ito. Kanina umaga lang na 7 o'clock. Yan. Ano na po siya, nag-text na po yung ganyang doktor sa akin. Pero ang ano po dito kasi medyo mahigpit. Kailangan dadaan lahat sa hindi ka kaagad-agad na makapasok sa ano, sa taas or sa ward kasi kailangan ng gate pass. Grabe yung sa akin yung pagkasaksi sa mga nanganganak, hirap ng buhay ng isang babae pag humantog na sa panganganak. Sobrang sakripisyo, ang hirap. Parang makikita ko sila na hawak-hawak yung nakangiwi, alis ko lang niiyak sila sa perotensyon. Buhay sa buhay. Isang parang ayoko tingnan kasi ano, parang pag nakikita ko yung buntis o yung mga anak na hirap-hirap, parang ako yung nahirapan kasi naranasan ko paano mga anak, paano mag-labor. Hirap. Daming ano, dito kami sa ospital. Pang 8 days na namin ngayon. Hindi pa rin nakalabas yung anak ko. Kasi yung discharge paper na lang hinihintay. Perma na lang ng doktor ang wala. Kahapon pa kami naghihintay ng... Sabi kahapon, ibababa yung discharge. Pero hindi pa rin. Maghapon. Hanggang ngayon, gabi na naman. Wala pa din. Hindi naman nagpapakita yung doktor. Mahirap talaga pag mahirap. Kasi kung may pera, hindi ganito ang dadanasin. Pag sa private, kasi kaso ko agad. Kagaya na ito. Kagaya na ito mga public hospital. Ang hirap din pamilya rito. Minsan, mahirap din kasi pag-usap sa mga gwardiya, sa mga nurse, sa doktor. Tipong nagmamakaawa ka na. Alam nila okay lang. Pero nila alam yung pagod tsaka yung puyat ng bantay. Bukod pa doon. Matagal nang magaling, okay na yung pasyente. Pwede na siyang lumabas. Parang
pigil na pigil pa sila. Ayaw pa nilang palabasin. Ilang isang minsan makakapag-isip pa. Yung pahabula-bulin ka, hindi naman nagpapakita yung doktor. Yung kailangan na pumirma doon sa papel para makalabas na yung pasyente. Hospital to. Mahirap ng mahirap. Ayun, mga naghihintay din yan ng discharge. Ilang araw na rin yan naghihintay. Tapos nasasulok na yan lang yung mga pinakain.